Hi! Magandang umaga sa ating lahat. Kayo po ay malugod naming tinatanggap dito po sa Kulay ng Kasaysayan, kung saan tayo ay matututo tungkol sa kasaysayan ng Intramuros, ang makasaysayang lumang buhog ng Maynila gamit ang sining. Kasabay nito, tayo ay matututo din tungkol sa paglikha ng iba-ibang anyo ng sining. Ako po si Kuya Diego mula sa Intramuros Administration ang makakasama ninyo sa mga aralin na ito. Handa na ba tayo? Kung ngayon, tara! Tayo'y magsimula. Ang ating unang paksa ay tungkol sa mga linya. Ang mga linya ay ginagamit upang lumikha ng iba't ibang mga hugis at anyo. Ang iba't ibang uri ng mga linya na ating pag-aaralan at gagamitin ay ang sumusunod. Linyang tuwid, linyang pahilis o diagonal, linyang paikid, at linyang tulis-tulis. Upang higit nating makilala ang mga ito, dadako tayo sa ating unang practice o ehersisyo sa pagkuhit. Kakailangan ninyo ay isang piraso ng papel at isang lapis. Tupiin ang papel sa apat na bahagi. Matapos nito ay iguhit sa bawat bahagi ang iba't ibang uri ng linya, gaya nito. Tandaan na sa pagguhit ng mga linya, dapat ay iguhit ang mga ito gamit ang isang kumpas lamang. Tapos na ba kayo sa ehersisyo? Magaling! Sa katunayan, ito ay isang mainam na ehersisyong panimula sa tuwing kayo ay guguhit. Ngayon naman, gagamitin natin ang mga linyang ito upang bumuo ng mga hugis. Maraming iba't ibang mga hugis. Ngunit para sa araling ito, ang ating pag-aaralan ay ang ilang panimulang mga hugis lamang. Ang ilang pangunahing mga hugis ay ang paritsukat, parihaba, bilog, hugis itlog, at tatsulok. Handa na ba kayo para sa ating ikalawang ehersisyo sa pagguhit? Para sa ehersisyong ito, kailangan ninyo ng isang bagong piraso ng papel at ang inyong lapis. Tupiin ang papel sa limang bahaging pahalang tulad nito. Sulatan ang bilang at pangalan ng uri ng hugis ang bawat bahagi. Guhit ng 5 beses ang bawat tipo ng hugis. Tulad kung paano natin ginuhit ang mga linya, gumamit lamang ng isang kumpas sa kada bagsak ng linya. Sobresaliente! Napakagaling! Ngayon, handaan na tayo para sa ating huli at mayor na ehersisyo hinggil sa mga linya at hugis. Natanong nyo na ba minsan kung saan nanggaling ang pangalan ng Maynila? Maraming iba-ibang teorya tungkol dito, ngunit sa kasalukuyan, marami ang naniniwala na nanggaling ang pangalan ng Maynila sa isang halaman na noon ay matatagpuang tumutubo sa lugar na kinatatayuan sa kasalukuyan ng Intramuros. Kilala ang halaman at ang bulaklak nito bilang Nila.
Kaya naman, tinawag ng mga tao ang lugar bilang ang pook kung saan may nila o may nila, may nila. Kung kaya, sa ating huling aktibidad, ating iguguhit ang halamang nila gamit ang mga linya at hugis na ating natutunan. Para sa aktibidad na ito, kakailanganin natin ng isang pirasong papel, lapis, at mga crayola na kulay kape o brown, berde, at asul. Una, ating iguguhit ang katawang tangkay ng halaman gamit ang linyang tuwid na patayo. Kasunod nito, idadagdag natin ang mga sibol na tangkay gamit ang mga kurbadong linya. Handa na tayong idagdag ang mga dahon. Gagamit tayo ng hugis itlog o nakabaliktad na hugis luha para sa mga dahon. Ang hugis luha ay katulad ng hugis itlog na may isang patulis na dulo. Dadagdag natin ang mga dahon sa ganitong paraan. Matapos nito, ay lalagyan natin ng tuwid na linya sa gitna ang bawat dahon. Sa huli, lalagyan natin ng bulaklak ang halaman gamit ang mga hugis bulaklak tulad nito. Napakagaling! Ngayon ay kukulayan na natin ang ating guhit. Gamitin ang kulay kape o brown para sa mga tangkay. Ang berde naman ay gagamitin sa pagkulay ng mga dahon. Ang asul ay gagamitin upang gumuhit at magkulay ng maliliit na alon sa ilalim ng halaman gamit ang mga linyang kurbado upang ipakita na ang nila ay matatagpuan malapit sa tubig. At voila! Ang inyong sariling obrang larawan ng halamang nila. Ang halamang nagbigay sa Maynila ng kanyang pangalan. Nawa ay nagustuhan ninyo ang ating unang aralin hinggil sa mga linya, hugis, at sa halamang nila. Manatiling nakasubaybay sa mga susunod at madami pang paksa kaugnay sa sini at sa kasaysayan ng Intramuros. Muli, ako si Kuya Diego mula sa Intramuros Administration. Maraming salamat at isang maganda at malikhaing araw sa inyong lahat.